อนุกกันแล้วปะsa nalalapit na pagbabalik ng tinaguri ang Cuadro Alas ng Philippine Boxing na si Gian Riel Casimero ngayong paparating na May 13 ay maraming Pinoy boxing fans ang natuwa sapagkat muli na naman nating itong masisilayang lumaban ng live sa ibabaw ng ring dahil ito ay gaganapin dito mismo sa ating bansang Pilipinas sa Okada Manila Hotel and Casino, Parañaque City. Dito ay makakasagupa niya ang knockout artist na pambato ng Southwest Africa na si Filipos Nitumbwa para sa WBO Global Super Bantamweight title. May record na 12 wins, 11 knockouts. May napakataas na 85% knockout ratio. Kung mapapansin niyo mga brad, eh halos ganitong ganito din ang datingan ng isa pang Afrikanong nakalaban noon ni Cuadro Alas na si Doc Mica, undefeated knockout artist, nakakatakot ang pagmumuka, bato-bato ang katawan. Pero pagdating sa mismong laban, eh nag-mistulang human punching bag lang ito sa harapan ng angas ng Pinas. Ni hindi man lang ito tumagal ng 3 rounds. Champion, like you said, in 3 divisions at the UFC Casimir. He's a world champion. He continues to move like Mica. It's been a big one. And then that Mica, he threw that right hand over it, but back by Duke Mica. Have to be careful. He got now coming forward. Duke Mica in zone, and he probably had the bounce with that overhand right, that jab, set it up with right, that really narrowed back a little bit. So if you're Mica, like what you've seen going toe-to-toe so far. Casimiro willing to fight on the inside, jab followed by a right hand. And it's really knocking Casimiro, it's making him think twice when he's coming in. Nice left hook followed by a winging shot down. Hey. And now Casimiro looking for the finish. Can he get it here in the second round? He's got to tie him up. Casimiro. Look, and now Mica's. Yeah, Mica. That buckle the knees of Mica. Back comes Casimiro, but Mica literally trying to get a long look at the Ghanaian. Right. And now Casimiro picking up the pace again. A shot, what Casimiro. On Mica. And you can see Mica short circuits you, so it takes a little bit to be ripped underneath. Loading up. Casimiro by Mica, I don't think has his legs totally underneath. Oh, left to the body. Leash. And I think right left uppercut. All right, Steve Willis waves it off. Push-ups wants to get more of a workout. Get that finish. Kaya naman sa malamang nito, ay mapait din ang sasapitin nitong Sinitumbwa sa kamay ni Casimiro. Katulad na lang nang nangyari sa huling naging kalaban nito na si Rio Acajo. Kung ating kasing babalikan ang kanilang naging laban, round 1 pa lang ay nakatikim na agad ng matinding kastigo itong Japanese fighter. Bagamat napabagsak nito si Casimiro sa round 2, ay bugbog sarado naman ang inabot nito. At ang matindi pa dyan mga brad, ay nabasag pa nga ang panga nito dahil sa dami ng mga solid punches na minukbang nito mula sa kamao ni Cuadro Alas.
Kaya naman dahil dito ay gumamit na ng ipinagbabawal na teknik itong si Akaho na talaga namang ikinabwisit ng mga manunood. Umarte ito na tila ba natamaan ito ng isang matindi sa kanyang batok. Ngunit kung papanoorin yung mabuti ang replay, ay hindi naman talaga ito tinamaan ng solid sa kanyang batok. Sa halip ay daplis lamang ito. Talaga namang pang best actor ang datingan. Kaya naman ang ending ay no contest ang naging resulta ng laban. Subalit kalaunan, ay umamin din naman itong si Akaho. Natalo talaga siya sa kanilang naging laban. At sinabi niya sa isang interview na ang totoong dahilan kaya siya sumuko sa laban ay dahil nabasag ang kanyang panga. At nahilo talaga siya ng gusto. Ano, gamben de mo kikasarete masu shi. So, kanzen ni tonderu nde. Ano, tabi yasumoto shiteru in janai no kana. To omou kedo. 1分2分となってきた時にもうその時間が経つにつれてもダメージがすごいでかくなってまして顎の骨折っていうのは多分つか絶対カシメルのパンチなんで。Sa huli ay prom no contest ay napalitan ng technical knockout ang resulta ng kanilang naging laban. Samantala, balik tayo sa sago pa ang Gianriel Casimiro versus Filipos Ngitumbwa. Anong round kaya sa tingin nyo tataposin ni Cuadro Alas ang laban? I-comment nyo lang sa comment section ang inyong mga opinion at atin niyang pag-uusapan. Dahil nakaabot kayo sa dulo ng ating video, ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na boxing trivia. Siguro mga brad ay pamilyar na kayo sa lalaking ito, kung saan madalas natin siyang makita sa mga memes, kung saan ginagawa siyang katatawanan dahil sa kanyang pag-iyak. At marahil ay isa ka din sa natawa sa kanya dahil sa nakakatawang reaksyon ng kanyang mukha. Pero Brad, bago ka tumawa, alam nyo ba na ang lalaking ito ay isang American professional boxer? Ang pangalan niya po ay si Rick Lockridge na kilala din noon sa bansag na Rocky. Naging lineal at WBA super featherweight champion noong February 26, 1984. Siya lang naman ang nag-iisang boxer na nagbigay ng kauna-unahang talo sa tsuhin ni Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather via first round knockout sa loob lamang ng 98 seconds. Kung nagustuhan mo ang video to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.